Let us all bow down for prayer. Dear God, thank you for all the things that you've given us. Please give us more blessings and control of others. Please forgive us our sins. Thank you for this opportunity that you've given us. May we learn more of your word and may you heal all of us. In Jesus' name, amen. Okay, binabati po natin ang lahat na nagsindalog ng napakaaga ngayong araw ng Sabado ito sa ating CAA Seventh-day Adventist Church. Sa ngalan po ng Tapiculin family, kami po ang namumuna ngayon sa ating family life worship service. Magandang umaga po and happy Sabbath. Okay, so umaga po ito ay ang ating topic sa ating family life ay tungkol sa isang babae na simple lamang siya at mukhang wala pa nang nakakapansin sa kanya, no? Sa lahat ng mga Bible characters na ating nababasa sa Biblia ay mukhang walang kumapansin sa kanya sapagkat natatakpan siya ng kanyang asawa na napakasikat, no? Yung kanyang asawa na lalaki ay yun ang laging napag-uusapan. Ngunit, hindi mo ba sa bawat lalaki, no? Ang sabi nga, behind every man success, show me a great man. And there is a woman behind it. No? Meron pong, naniniwala po ba kayo doon, mga kalalakihan? Sa success ng bawat kalalakihan ay mayroong babae na sumusuporta. So ito po ang babae ito na pamumulaan ko sa inyo mamaya. Ang babae ito ay simpleng babae, may bahay. Meron po siyang tatlong anak. Siguro po ay masasabi ninyo na simple lamang, simple lamang ang kanilang pamumuhay noong unang panahon. Sapagkat isa sila sa pinakaunang pamilya sa kasaysayan ng mundo. Subalit, biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay noong nagkaroon ng utos ang Panginoon. No? So, ang babae ito, imbis na maglingkod lamang siya sa kanyang pamilya na kanyang asawa, sa kanyang tatlong anak, siguro siya ay nagluluto sa araw-araw, bigla po siyang nagkaroon ng malaking hamon sa kanyang buhay at kailangan niyang suportahan ang utos ng Panginoon sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, actually, sapagkat lahat ng bawat miyembro ng kanilang pamilya ay sumunod, no? At ang napakalaki ng kanilang batas or ang pinapagawa ng Panginoon sa kanila sa ngayon, kung iisipin ninyo sa ngayon, parang kung tayo, baka hindi natin magawa or hindi natin maisip kung paano natin gagawin. Subalit, ang hamon na ito ay buong pusong sinunod ng babae ito at imbis na maglingkod lamang siya sa kanyang pamilya, bigla siyang naglingkod sa napakaraming tao. No? Napakaraming tao na gumawa kasama ng kanilang pamilya sa hamon ng Panginoon. So, isang araw na sinasabi dito na umuwi ang kanyang asawa, bigla siyang napaisip. Sabi niya, pa lang yun. Subalit kung dadagdagan pa ng mga merienda,
iniisip niya, no, kumbaga yung sakripisyo niya bilang asawa, iniisip niya siguro na hindi or mas malaki ang sakripisyo ng kanyang asawang lalaki. Kaya gayon na lamang ang kanyang sigla sa paglilingkod sa kanyang pamilya at sa atas ng Panginoon sa kanyang asawa. So, ang kanyang mga anak din noon ay naglalakihan, tatlong lalaki ng mga nagbibinata. So, maari pong mga teenagers itong mga to. At alam niyo naman po, sino pong may mga teenagers na anak dito? Or mga anak ninyo ay dumaan sa pagbibinata? Kung meron po kayong tatlong binata sa inyong tahanan, kayo ang nanay, no? Siguro po ay napakalaking pagsuko. Kasama na ang atas ng Panginoon. So, ito pong babae ito, na nahuhulaan niyo na ba? Kung sino siya? Okay. Ito po ay babae walang pangalan sa Biblia. Sister Levy. Nahuhulaan na ni Sister Levy. Okay, tama. Asawa ni Noe, ang babae ito na simple lang, subalit kamangha-mangha. Naisip niyo po ba, kung kayo ay isang asawang babae, isang umaga, bigla na lang kayong ginising ng inyong asawa at sabihin sa inyo, dear, honey, sweetheart, binigyan ako ng utos ng Panginoon, kailangan daw natin gumawa ng isang 450 na piye. Ano po yung piye? Feet. 450 feet na arko na malaking vapor sa gitna ng CAA. Sapagkat magkakaroon daw ng napakalakas na ulan at napakalaking baha, napakalaking tubig na hindi pa natin nakikita kailanman. Kayo po kaya naniniwala sa inyong asawa? Susuportahan niyo po kaya ang inyong asawa? Mga anak, siguro sabihin niyo, gising ka muna, baka naniniwala ka lang. Mga anak, susuportahan niyo po kaya ang inyong mga magulang? Kung sabihin sa inyo na merong pinag-uutos ang Panginoon na napakalaking gawain. So, isipin niyo na lang po, pinagtatawanan kayo ng inyong mga kapitbahay habang ginagawa ninyo ang gawain ito sa mahigit na 100 taon, habang pinapakain ninyo ang mga pamilya, hindi pati ang mga tauhan na gumagawa, habang pinapalaki ninyo ang inyong mga anak at pinipilit na pasiglahin pati ang kanilang faith sa Panginoon na totoo ang pangako ng Panginoon at itong gawain na ito ay napakahalaga hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong sanlibutan, no? At sa kanilang pagsunod sa pinag-utos ng Panginoon. So, isipin niyo po ang mga bagay na ito, mga asawang babae, ganun din po mga anak at mga asawang lalaki. Isipin po natin kung ano ang mga likas, no, na hinihingi sa atin, bawat isa sa atin, upang kagaya po ng pamilyang ito, pamilya ng mga ninuwe at kanyang mga nakasama, mga asawa at kanyang mga anak, ay kagaya po nila ay magkaroon tayo ng ganung kalaking faith, no, sa ating Panginoon. Paano po kaya tayo magkakaroon ng ganung kalaking faith?
faith. Ano po ang dapat nating baguhin sa ating pag-ugali, sa ating relasyon sa ating Panginoon, at paano po natin makukultivate ito upang kung magkagaling po na maharap tayo sa malaking hamon kagaya ng sa kanilang pamilya, ay maharap po natin ito na matagumpay at masasabi po natin tayo ay buong pusong sumusunod sa ating Panginoon. Gandang maga po sa inyo. At sa pagkatatangkong ito ay paghahagalan tayo ng tanging bilang mga kabataan, si Genesa at Jewel Ann. Nasusunod sa amin at pagpalain po ang lahat ng